Sa akin ang totoo. Sino itong imbestigador na sinasabi ni Hector? Carlos! Sagutin mo yung tanong ko! Binalaan na kita, Daniela, pero mas pinili mo pa rin gawin ko anong gusto mo. Hindi ka na nakikinig sa akin. Wala nang rason para magsama pa tayo. Carlos! Maghiwalay na tayo. Carlos! Mama! Ang higpit naman ng akap mo. Parang ayaw mo na akong pakawalan. Parang ganyan na nga po. I love you, Mama. I love you too, anak. Panginoon, tinatapos ko ang lahat sa'yo. Pagalingin niyo po ang anak ko. Gawin niyo akong instrumento sa pagaling niya. Robert, alam kong binabantayan mo kami kung nasaan ka man ngayon. Sana tulungan mo rin akong protektahan ang anak natin. Tulungan mo akong mapanagot ang may gawa nito sa kanya. Napakabuti niyang bata, Robert. Hindi dapat ito nangyari sa kanya. Mom? Mom, ano nangyari? It's nothing, anak. It's nothing. Don't worry about me. No, it's not nothing. Nag-away ba na naman kayo ni Daddy? Asan siya? Mom, asan si Daddy? Answer me! He's not coming back anymore, Marga. Oh? What do you mean, Mom? Umalis na siya. Gusto na niya makipaghiwalay sa akin. No, hindi niya pwede gawin yun! Marga, where are you going? Babalik ko si Daddy. Obviously, undeniably poor. Kasi if not, hindi siya papara ng jeep. Sino ba namang rich ang nagko-commute, di ba? Okay, fine. Ipakita mo na lang siya sa amin para sure that you're not making that up. Sure. Look! Where? I can see him. Makikita mo ba siya, Marine? No? I don't think so. I saw him there. OM, Mika, are you troubled? Gusto mo ba ng kausap? What, Marine? No! There's nothing wrong with me, okay? I saw him. I really saw him. Venue pa lang na. Photoshoot ni Marga, sinusundan ko na siya. So I'm so sure na si Michael yun. Susundan mo pa ako, ah. Wais to. Bista-bista, ah. Saan pang date yun ni Aling Jessa? Eh, saan pa? Eh, di sa pasugalan. Tay, di pa ba kayo nadadala? Ikaw talaga, Mir, panira ka talaga. Bakit? Anong pakialam mo kung magsusugal ako?
Pera mo ba ginagastos ko? Pera ko yun! Gala lang. Baka gusto mo pang bumakas. Pagbibigyan kita. Gala lang kami sa inyo ni nanay. Hey, ano ba na nangyayari dito? May pinagbibilin lang ako sa nanay mo. Saan ba punta niyo, tay? Ikaw ang saan pupunta at may dala kang bag. Umalis na ako sa amin. Nag-away na naman kayo ni Daniela. Hindi ka na nasanay. Bakit kailangan ka pa umalis ng bahay? Tay, kasi punong-puno na ako sa kanya. Hindi daw siya babae, pinakasalan ko eh. Wala tiwala sa kanya! Sandali, sandali, anak. Minahon ka. Sige, sige. Dito ka muna magpahinga, ha? Ano? Anong dito upahinga? Ano? Kinukonsinti mong anak mo iwala niyang asawa niya? Ibang klase ka rin talaga, Mirna. Palibasa. Teka nga. Wala naman ako sinabing ganun. Ang gusto ko lang naman, eh kapag pahinga yung anak mo, para naman makapag-isip-isip siya. Eh, tama na ho. Huwag kayo mag-away. Eh, matanda na ho si Kuya eh. Alam na ho niya yung ginagawa niya. Ah, basta. Hindi ka pwede dito, Carlos. Umuwi ka sa inyo. Huwag mong pakigan yung nanay mo. Eh, tama naman si Gino eh. Matanda na ho ako. Kung ayaw nyo dito ako tumuloy, hindi mo ganala. Ayun ba akong titira? Carlos, sandali lang. Sige. Dumito ka na muna. Pero anak, bago ka matulog, pag-isipan mo mabuti ang mga ginawa mo. Ikaw ang haligi ng tahanan ninyo. Hindi ikaw dapat ang unang sumira ng pamilya mo. Bintang niya! Pinagbibintangan mo ba ako? O baka natauhan na yan ang asawa mo sa mga pinaggagagawa mo? Tumigil na kayo. You already ruined my life and now my family? Just because of what, ha, Romina? Just because of a malicious allegation na ako na paghahasa sa'yo? Dahil kinuha mo lahat sa akin! Asawa ko, nanay ko, ngayon anak ko, pinagtatakaan mo ng buhay? Sino ba Daniela? Sino pa ba hindi nabanggit ko? Karma yung nangyayari sa'yo. Masakit man ang balang karma. Sobra ka na! Tama na! Ano ba? Oh, yan. Kuya lang mahigpit. Ito. Oh, yan. Magpatayin na kayo, kuya lang. Magpapatahimik sa bahay na ito. Ano? Naghihintay ako. Hindi to ang oras para mag-away dahil parehong apektado ng mga pamilya ninyo. Kung totoo sinasabi niyo mga mabuti kayong mga ina, patunayan ninyo! Hindi yung lagi na lang kayo nagsisisihan. Sira ulo talaga yung Mirna. Sisirain pang buhay ni Carlos. Ang lakas mamunsinti. Palibhasa eh. Kulas, ano ka ba? Move on na. Wala na tayo sa bahay eh. Tsaka ngayon lang gumaganda yung drama. Okay. Todo na ito ah. Olin. Wait, tika. Yeah. Ibang bigla kayo nagdidesisyon, Kulas. Sabi mo, magandang barahan natin eh. Yan o. Ganda nga. Oh. Olin. Jessa, wala na akong pera. Ulas, edi mangutang ka na lang ulit. Ayan si Sir Glenn, no? Yung inutangan mo dati. Ilaro mo na lang ulit yung pera niya. Miss Carlos!
Eh, ito na nga pala yung susi ng talyer. Saka nasara ko na rin ng mabuti. Salamat po kayo. Pasensya ka na, ha? May nautusan ko. Ayos lang po. Eh, ba't po ba kayo nandito? Nag-less po ba kayo? Seryoso, paano na si Marga? Marga, anak, anong ginagawa mo dito? I'm bringing you home. Problema kami ng mami mo. Alam ko. Pero kahit ba hindi magkasundo, kailangan maghiwalay agad. Hindi pa pwedeng ayusin muna. Marga, anak, ilang beses kong sinubukan. Tiniis ko ang mami mo. Pinagtakpan ko yung mga kasalanan niya para sa'yo. Talaga ayaw kong masaktan ka. Pero habang iniisip ko, lalo ka lang namin masasaktan kung hindi kami maghihiwalay. Anak, ayokong paasahin ka na maayos pa yung pamilya natin. Kasi hindi na talaga. Really, Dad? Or are you just trying to make that up? Kasi sa nakikita ko, parang wala na magginawa si Mommy para sirain yung pamilya natin. Ikaw yung gumawa nun. Lagi mo na lang siya inaaway na wala naman talaga rason kung bakit. Mas importante ba yung mga away niyo kaysa sa akin? Marga, marami kang hindi alam. Eh, di sabihin mo sa akin, Dad. Ano ba yung hindi ko alam? See? Hindi mo naman kaya sagutin eh. Aminin mo na lang kasi, Dad. Ayaw mo na kami makasama. Alam, wala naman magbabago eh. Kahit anong mangyari, kahit paghiwalay kami ng mami mo, pamilya pa rin tayo. No, Dad. Maraming magbabago. Lalo na ako. Kapag sinira mo yung pamilya natin, hindi ko alam kung mapapatawad pa kita. Marga! Boss. Marga! Marga, sandali lang. Bakit mo ba ako pinipigilan umalis, Mikoy? Baka mamaya mag-less ka pa kung saan pa mapadpad. Buti sana kung maraming pogi dyan, maraming mabait. Kagaya ko. Kaso, nag-iisa na lang to. Mikoy, pwede ba? Save your jokes next time, Mikoy. Wala ako sa mood. Bakit ka ba kasi nag-walkout? May punto naman si Boss Carlos, ha? Kung di na talaga pwede, bakit kailangan ba ipilit? Tignan mo ako. Ayaw sa akin ang chewin ko, di ba? Kaya umalis ako. Kaya, hindi niya na ako sinasaktan. Unang-una, Mikoy, hindi tayo pareho. Kaya don't compare your situation to mine. Pangalawa, tito lang yung meron ka. Ako, buong pamilya. Mas malaki mawawala sa akin. Akala mo lang yun. Akala? Di ba sabi mo namatay na yung parents mo nung bata ka pa lang? Habang ako, buong buhay ko kasama ko si Mommy and Daddy. And once upon a time, we were so happy. Yun yung gusto ko ulit maramdaman, Mikoy. Yun yung ayaw kong mawala. Kaya nga pinipilit ko sila, Daddy, na hindi maghiwalay. Oh, hindi ka pa rin tapos? Ang gabi ka pa rin ito, ha? Ewan ko ba? Nag-iingitan ata ako ni Hepe. Kaya pinagawa niya sa akin lahat ng yun. Alam mo, hindi ka niya pinag-iinitan. Sinisigurado lang niya na wala ka ng oras para sumausaw sa ibang kaso. Hindi ako sumasausaw, pare. Talagang konektado ang magkapatid na mangubat na yun dun sa nawawalang nurse na kasong hinahawakan ko. Pare, payong kaibigan lang, ha? Hinihini ka lang sa ginagawa mo. Napakabata mo pa. Bago ka pa lang sa serbisyo. Malayo pang mararating mo. Basta matuto ka lang sumunod. Hindi, pare. Masama ang kutub ko. May tinatago yung magkapatid na yun. Kaya nga ako sinubong kay Hepe. Pakiramdam ko, lapit ko na malaman yun. Ate. Lil. Ano nang balita kay Cassie? Kinausap na kayo na doon. Speaking of... Mabuti na, nandito kayo. Bakit, Doc? May problema ka? Kakatawag lang sa akin ng blood band.
ubusan na ng AB negative ang ospital. Paano na yun? Ano pong gagawin natin? Pwede kayong pumunta sa Red Cross at mag-request ng AB negative. Palitan nyo na lang yung dugong idodonate nyo sa kanila. Sana makakuha kayo agad sa lalong madaling panahon. Excuse me. At ano gagawin natin? Hindi ako papayag na mawala sa akin ang anak ko. Gagawin ko lahat, Neil. Gagamitin ko lahat ng meron ako. Hindi na talaga siya babalik. I did what I can to bring him home, Mom. Ano po ba kasi talaga nangyari? Ano bang pinag-awayan niyo? I don't know anymore, baby. Ang dami-dami namin pinag-aawayan ng daddy mo. Patong-patong ng lahat. Pero isang tao lang ang dahilan ng lahat ng pag-aaway namin. Si Romina. Seriously? Bakit pa concerned na concerned si daddy sa kanila? Dahil yun ang gusto ni Romina? To use your dad against me and you para talikuran niya tayo. Kaya niya ako sinisiraan sa lahat. So ano na ngayon, Mom? Ano nang gagawin mo? Ayoko naman na maging broken family tayo. Don't worry, baby. You won't be. I promise, aayusin ko to. Bubuin ko ang pamilya natin. Pasensya naman, bihira lang po ang blood type na hinahanap ninyo. Rare ang blood type na AB negative. At yan ang isa sa pinakamabilis na maubos dito. Pero mabibigyan niyo naman ho kami, di ba? Sa ngayon, nakapila na muna ang pangalan niya sa listahan namin. Kailangan nang maoperahan ang anak ko. Kailangan na niya ng dugo. Mrs., hindi lang po ang anak ninyo nangangailangan ng dugo. Kailangan po ninyo maghantay. Wala na pong ibang paraan. Magbabayad ako kahit magkano. Kesa maghintay, maghanap kayo ng blood donor. Pwedeng kamag-anak o kakilala. Basta kapareho ng blood type ng anak ninyo. Ganun ba? Kawawa naman si Cassie. Hindi ko na wala man ang gagawin ko, Sir Waki. Ninapit ako na po lahat ng mga classmates namin sa Maxwell. Wala naman po silang pake. Kaya ako po kayo nilapitan. Kung hindi pwede ang kapamilya niya, bakit di tayo humingi ng tulong sa mas maraming tao? Paano po natin gagawin yan? Gagawa tayo ng event para kay Cassie. Iimbitay natin lahat ng mga loyal customers, mga kapitbahay, kaibigan, lahat. Papakilala natin si Cassie. Hopefully, makonvince natin ang isa sa kanila na maging donor. Kaya lang po, oras po ang kalaban natin dito eh. Eh, mag-ready na tayong lahat. Ha? Gagawin natin to mamayang gabi. Sama-sama tayong magtulong-tulong para maligtas natin si Cassie. Naiintindihan nyo? Okay? Christoph? Ha? May awa ang Diyos. Mommy? Si Mommy. Ma'am Marga, umalis po ang mami mo. Saan siya pumunta? Hindi po sinabi kung saan siya pupunta. What, Nadia? Nakita mo na ba? Ang? I heard she's in critical condition because of a car accident. Paano mo nalaman? Si Christoph. Nag-message siya sa group chat ng batch natin. Ini-invite tayo for an event. Sa diner for Cassie. Hindi mo ba nabasa? Wait. Matagal na ako dito, eh. Kaya sinasabi ko sa'yo, mag-iingat ka. Delikado ang mga yan. Ano niyo po nasabi? Eh, ilang beses na nga yan silang pinupuntahan dito ng mga polis. At sa pagkakaalala ko, na-raid na yung mga yan. Paano daw pong kaso? Tito ni Marga, di ba? Yung pulis. Oo nga, ako nga yun. Ikaw yung kaibigan ni Marga, di ba? Hindi pa po ako maabot doon, pero malapit na po.
Ako nga po pala si Roxanne. Roxy for short. Ano pong ginagawa niyo dito? Wala. Napadaan lang ako. Dito ka pala nakatira? Opo. Pero bago lang po ako nakatira dito. Sa Zambales po kasi talaga ako lumaki. Wala pa nga akong kaibigan nakakapunta dito eh. Kahit si Marga. Naunahan pa siya ng mami niya. Nakapunta na dito si Ate Daniela? Opo. Magkaibigan po kasi sila ng papa ko, kaya nakakapunta po dito yung mami ni Marga. Nak, ito yung mga listahan. Anak, alam ko naman na may pinagdadaanan ka. Kaya kami na lang muna ang bahala dito. Nasaan ba si tatay? Ayun nga, hindi pa rin umuwi eh. Carlos? Ang ginagawa mo dito? Can we talk in private? Bakit? Ayaw mo madinig ng nanay ko kung anong klaseng babae na pangasawa ng anak niya? Carlos, anak. Mag-usap kayong dalawa ng maayos. Mag-asawa pa rin kayo. Sa labas lang ako. Carlos, alam kong galit ka sa akin. Pero baka pwedeng umuwi ka na sa bahay para kay Marga. Kausap na kami, pinaliwanag ko na sa kanila. And you think ganun lang kadali yun? Na matatanggap ng anak natin na masisira na yung pamilya niya? You're wrong, Carlos. And you know her. If something bad happens to her, I will blame you for everything. Sisihin mo akong gusto mong sisihin. Alam ko naman ang totoo eh. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nagkakaganito ang pamilya natin. Dahil wala kang konsensya. Carlos, just please give me a chance. Please. Ano pa kailangan kong gawin para bumalik ka sa bahay? Madali lang naman yun eh. Aminin mo lahat ang kasalanan mo, yun lang. That will never happen. How many times do I have to tell you I had nothing to do with Cassie's accident? Eh, kung ganun, wala na akong pagpipilian. Sasabihin ko sa pulis lahat ng mga nalalaman ko po sa mga ginawa mo. Para matapos ang gulong to. Iniisip. Ang laki-laki na lang ng patalo ko, Jessa. Hindi ko na alam kung paano bibiyaran ito. Ayos tong tatay ni Carlos, ah. Malakas magsugal. Tiba-tiba tayo dito. Ano? Napatawag ka? Hector, I need your help. Bakit? Ano nangyari? Si Carlos, isusubog na niya ako sa polis. Kailangan mo siyang pigilan.